Hello, Kakabsat. So, nandito na naman po tayo for another video or mga tips para sa mga bagong OFW papuntang Hong Kong. So, pagdating natin doon, huwag nating ipahalata sa mga amo natin or employer natin na tayo ay malungkot. Kasi parang sa kanila, pag malungkot tayo, ibig sabihin hindi tayo masaya na sila ang ating kasama. Pangalawa, maging trustworthy sana tayo. Kasi minsan, karamihan ng mga ama doon is tinitest nila yung katapatan ng kanilang mga helper. Which is normal lang. At na-try ko na rin yan. Kasi nag-iwan yung amo ko ng sobrang daming pera sa kanyang kwarto. As in, 1 week na siya nandun, hindi niya ginagalaw. At muntik ko nang sabihin sa kanya at ipaalala. Akala ko nakalimutan na niya. Pero sa tingin ko, way yun para matest nila kung tayo ay mapagkakatiwalaan ba talaga. Pangatlo, dapat iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila. Kumbaga, kasi ako talagang tinuring ko silang pamilya. So, hindi ako nahirapan kasi parang pamilya talaga ang tinuring nila sa akin. Kasi hindi ako nahihiya sa kanila. Which is hindi naman yung pagkawalang respeto, kumbaga, nasasabi ko lahat ng gusto ko, sinasabi ko lahat. Kasi mas maganda yung sabihin mo yung mga ayaw mo, tsaka na hindi sila na ma-offend, no? Next tip is, gustong-gusto nila yung napupuri. Kahit ako naman, di ba, na gustong-gusto kong napupuri din. So, minsan, lalo na kung may mga lola, kang kasama sa bahay, mas maganda na. Ganda-ganda naman ng lola na to. Sabing ganun. Okay naman, ang ganda ng damit mo. Ganun-ganyan ang mga sabihin natin. Para naman minsan, matuwa-tuwa naman sila, diba? At saka, pagdating mo doon, which is na-try ko to. Nung pagdating ko kasi sobrang lit ng kusina, at hindi ako makasiksik doon para kumuha ng mga gamit sa mesa kasi yung matanda noon ang nagluluto. Kaya ang nangyari, napagalitan ako kasi hindi ako naghanda ng mga chopstick, mga kailangan ba sa mesa na kanilang pagkakainan. So tapos na naman po ang ating topic for today's video. And kung nagustuhan niyo po ito, please like and subscribe. Bye-bye. Thank you.